Masayang araw, Team Kawayan. Mayroon akong magandang balita sa inyo. Yung kaibigan ko, pagka dumadaan dito yan, nagkakaroon siya ng magandang balita. Ewan ko kung ano naman magagandang magiging balita rito. Kasi nung huling daan niya noon, nung nag-usap kami, yung naging balita, magandang, bulol, yung maganda naging, yung magandang naging balita sa kanya, ayun nga yung stall na yun. Yung tindahan nilang mag-asawa. So ngayon, ay nagkikwentuhan lang naman kami. Pinapa! Ayun ay sigurad dumaan yung nagtitinapa. Bibili ba kayo? So ipapakilala ko na ang aking kaibigan. Malamang kilala nyo na to. Siya ay ano, may lahing inchik kasi ang apelyido niya, Siya. Siya. Hello, good morning, Team Kawayan. Hindi nyo na ba ako nakilala? Ako yung pinakapugi dati ngayon. Oh, ano pong masabi nyo ngayon sa akin? Kaya ako dumaan dito sa aking kaibigan para sabihin sa kanya, ako ay isang uring contractor ngayon na walang gamit. Inuunahan ako. Alam nyo ba naman? Gagawin ko sana yung tindahan niya. Pero ang tanong, wala akong gamit. Grinder, barina, welding. Pero kaya kong providean. Pero kukontratahin ko na yun sa kanya. Kaya... Kaso, ayaw niyo mapaniwala sa akin dahil wala ka kahit ako gamit. Martelyo pa ako, wala ako eh. Kaya Team Kawayan, kaya ako tumatawa sa kanya kasi kinukontrata ako. Pinagyayabang niya yung mga nagawa ng project sa labas. Kaya kong gawin yan kasi lumalabas na nga raw yung talent niya. Sabi ko sa kanya, ikaw ang kontraktor na walang gamit, puro hiram. Sipin mo yung nangongontrata, hihiram ng welding, hihiram ng grinder. Alos hindi na lang hiramin yung tao na gagawa. So ayun ang aking kaibigan. Tingnan natin kung anong magagawa natin. Ngayong araw na ito kasi ay day off niya. Day off niya sa pamamasada. Coding niya, kaya alam ko na nararamdaman nito. Itong tao na to, hindi to napapakali pagka walang kita. Ganyan yung tao na to eh. Ayun yung sidecar niya. Oh, ayun. Day off niya. Ayan. Wala akong bag, walang laman. Lagyan natin ng laman. Kaya ako kontratahin kumutong aking busing. Pag pumayag ngayon ng araw na to, napapa-oo ko siya. Kung matamis niyang oo, successful ako, gagawa ako nang wala akong gamit. Binubulan na nga ako. Alam niyo kanina, umaga-umaga nandito. Walis nang walis, wala naman dumi. Ako naman titingnan ko lang, natatawa ko sarili ko. Wala naman dumi, walis lang walis, sabi ko. Kailangan ko ng kanina. Sabi ko nagpapapansin to. Maliligaw ako, takay kailangan ko pampagupit dahil ang haba na aking buko. Kaya lang, malaki mang kontrata to eh. Baka tatagain pa ako nito eh. Tapos, isang araw ko lang gagawin. Ngunit, dahil ako eh, hindi batikan, mga isang linggo, pwede matatapos yun. Oo, tama. Alam nyo kung bakit? Yung stall na yun, kinontrata niya yun. Ginawa niya yata ng 2 linggo. Kasama naman sa lahat. Wala naman eh. Ito naman ay kwentuhan lang. Kwentuhan lang with wala pa naman customer, tatawagin naman tayo niyan kung... Yan pala masarap na magkwento, ano? Oh, yun. Yung nakasandal dyan yung ano, cellphone. Oo, oh, diba? Sanmig like, tagay. So ayan, ako yung mukhang itsurang puyat. Alam nyo ba kasi, alas 3, alas 4, ising na ako agabi. Ang daming pumapasok sa isip ko na... Kasabihan siguro yan nung araw na... Alam nyo yung mga matatanda... maingay, may dadaan ng motor. Alam niyo ba yung matatanda noong araw, yung lolo at lola ko, alas 2, alas 3, nagigising na yung mga yun, naririnig ko, ang lakas ng pintuan yun, napakalakas ng boses. So, yun na ang dinadanas ko ngayon, na sabi ko,
totoo nga pala, pagka nagkakaedad na, nagigising ka na ng maaga, kahit hindi ka nag-a-alarm, talagang magigising ka na ng alas 3, alas 4, alas 2. Hindi ka na yan makakatulog, sigurado. Yun ang, yun na yung aging na tinatawag. So, ang aking kaibigan ay maraming magic to eh. O yan, magic yan o. Oh. Puputol yan o. Oh. O, oh, naputol yung kamay, di ba? Pero hindi na yun. O, di ba? O, oh, naputol o. Oh. O, oh, putol, di ba? O, oh, yan. Nilalabas niya na yung mga talent niya. O, oh. baka may kumuha sa'yo sa ibang bansa. Ilabas mo na yung mga talent mo. Ulo. Ulo, kayang babalik ta rin. Angkong meron po. Isa. Kangkong lang pala katapat nito. Mangulit ka muna dyan. Kangkong lang pala katapat nito. Ilang ako na ba, Der? Ang ganda-ganda ng kasama namin. Kangkong lang. Kaya pupulutin ako nito sa kangkongan kapag hindi ko naligawan itong aking buting. Kaya mahaba-haba pa ang aking kwento sa kanya. Para mapapayag ko siya mapagawa. Ako nang gagawa ng kanya. Ng gandang extension din sa tindahan niya. Kaso, nagdududa siya sa akin dahil hindi niya ako kayang paniwalaan dahil wala akong gamit. Kaya sabi ko sa kanya, ako ay hindi marunong gumawa pero dahil sa pandemic eh, lumabas ang aking talent na hindi ko kalahing, kaya ko rin palang gumawa. Kung kaya ko, kaya nyo rin yan. Diba? Man yung kaibigan ko. Walang magkakala sa atin sa panahon natin ngayon na meron pala tayong mga talent na tinatago na hindi natin alam. Nadidiscover lang natin yan dahil sa pandemic. Ngunit malaking bagay nun sa sarili mo na nadidiscover mo at magpapasalamat ka din sa Diyos dahil meron ka palang talent na hindi mo akalain. Yung talent na above the level. Above the sky. Ika nga. Ay, niwala ka ba kaya kitang gupitan? May talent din akong ganun. Wala kang babayaran. Oh, ay, pwede naman siguro. Oo. Kupas na manghiram ka lang ng gunting kasi. Ito yung manggugupit na wala na nangihiram din. Oo. Kung ako nangamay ng contractor, walang gamit, mas malala rin to. Team Kawayan, mas malala rin pala to eh. Hindi, yung ibig sabihin nun, pares kami mga contractor na walang gamit. Mag-improvise lang ano. Wala na magpapagawa sa amin pag ganun. Wala rin magpapagupit sa kanya kung ganun dahil wala rin siya gamit. Palagay nyo, kaya natin gawin yun? Kaya, walang posible eh. Lalabas ang ating talento. Ano? Talentaryong Pinoy. Wala pa bang nag-ano sa'yo ngayon? Wala pa nag-text sa online mo? Online service, wala pa ba? Ayun ang inaabangan mo. Lubat yata yung cellphone mo eh. Oh, paano? Hindi ako, merong... Oh, paano ka makukontakt nila yan? Walang tumagal sa yung cellphone, no? Ayun. May message, dalawa. Oh, sabi ko sa'yo eh. Buti marunong kang ano, Ilonggo ba yun? Ilonggo. Eh, tumira ka pala sa Iloilo. Alam mo sa Pilipinas, kung ikutin mo ang Pilipinas, napakagandang yung bansa. Kung mayaman lang ako, ikutin ko talaga buong Pilipinas. Kagaya na sinabi mo, may malaking kampana doon sa Iloilo. Napakalaking kampana. Ruhas. Sa Ruhas? Oh, sa Ruhas yun, malaking kampana. Malaking kampana yung sa Ruhas. Historical nga ng Ruhas. Sa Iloilo, tumira din ako ron. Di marunong ka pa mag-Iloilo? Maglunggo. Oh, mag-Ilunggo ka nga. Gamay lang akong kana. Gamay lang, gamay. Gamay. Pag gamay, maliit. Ikaw. Aram ka maglunggo. Lang. Gamay. Konti lang, konti. Pag dako, malaki. Malaki. Walang bagting. Ano bagting salmon? Sa Ilonggo. Oh. Ano bagting kaon? Oh. Ano hawaing niwang naman? Oh. May nagtanong, bakit payat ka pa rin? Kung bakit Tagalog? Mm. Eh, balaan mo. Saka
isa ka simana, isa ka business ka lang magting. Ibig sabihin nun, isang linggo, isang business mo lang narinig magbangting, hindi isang business ka lang kakain. Isang kain lang sa probinsya? Sa probinsya. Eh, paano dito isang sa Manila? Ito sa Manila. Eh, bagting ng bagting. Bagting lang ng bagting, pero gutom pa rin. Alam mo yung kwento mo kanina? Akala mo, okay, ah, okay na yung pamumuhay mo ito. Inaghahanap ka pala ng level up. Nung bata pa ako, nung sa probinsya ako, ang hangad ko lang kasi noon, magkaroon lang ako ng makapag-aral ako. Mm. Ang hangad ko lang, makapag-aral, ng high school, tapos nag-college. Pero nung nagtatambay ako nung sa probinsya namin, nag-high school ako, nangarap ako na mag-aral ako ng college sa Maynila. Mm. Tapos nung nakapag-aral na ako, natapos ko yung dalawang taong ko, tapos nagtrabaho ako, tapos niisip ko na ang pangarap ko makapagtrabaho lang, trabaho lang talaga. Tapos nung nakapagtrabaho ko, iniisip ko sa buhay ko, simpleng buhay lang, simpleng pamilya lang ang gusto ko. Tapos iniisip ko na isang kahig, isang tuka, ay isang tuka, isang kahig. Kumbaga iniisip ko lang, makakain lang ako sa isang araw, yun na yung gusto ko. Pero habang tumatagal ka pala at nagkaroon ka ng pamilya, lalo tumatanda ka na, muputi ng uban, buhok mo na. Hindi na pala ganun, hindi ka na maging kontento pala. Tama. Na inakala kasi natin, na pag nagtrabaho ka ngayon, nakakainin ka. Hindi na pala eh. Meron ka rin pala pagkakataon nag-iisip ka rin, na gusto mo rin na kumita ng malaki, mag-level up ka rin, na hindi ka lang pala ganun. Kaya nung panahon ko nang nagtatrabaho ako, yes, sir. Sa... Ituloy mo yung pinto mo. Tinatrabahoan ko. Gusto ko dun sa trabaho ko. Ma-regular lang ako sa trabaho. Yun lang palang inaangad ko, yung pangarap ko lang. Pero hindi. Habang tumatagal, sa trabaho mo, mapapansin mo na yung sarili mo na habang parang doon ka lang, hindi ka umaangat. Gusto mo mang umangat, kung pag sinabi natin gusto natin umangat, ibig sabihin, tumatas din yung sahod mo. Para pag malaking sahod mo, makabili ka rin sa ganito na nakikita mo rin sa ibang tao na nakakabili sila ng ganito. Makakabili sila ng, nakapag-grocery sila ng marami, eh ikaw hindi. Ang grocery mo, hanggang 1,000 lang eh. Pero malaking bagay na rin, 1,000 kung tutusin natin. Pero hindi. May pagkakataon ka rin na, bago kang matulog, gusto mo mag-level up, yun lang yung tawag natin mag-level up ka, hindi mo makikita sa sarili mo. Hindi mo mapapansin, hindi mo mahahanap sa buhay mo kung anong hinahangad mo sa buhay mo. Na gusto mong kumita ka o gusto mong makakita ka ng magandang income para may uwi ko sa pamilya mo. Yun ang hinahangad ka yun, hindi mo makita-kita. Pero kaya sa buhay kasi natin ngayon, parang hirap, lalo ngayon nagkaroon ng pandemic. Gusto mong gumalaw, hindi ka makakagalaw. Ang hirap na lang ng sitwasyon. Pero kung isipin lang natin laging yung sitwasyon mahirap, talagang mahirap. Magkakaroon ka ng negative thinking, ibig sabihin nun. Wasan ka na ba? Hindi ka tulad ng mag-positive ka. Mm. Positive ko lang, katulad ng kaibigan ko. Asan ka na? Hello? May bumili kasi. Ang dami sinabi ng kaibigan ko, no? Sasurkating ko ang ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin niya, hindi na ako kontento kung ano ang meron ka man ngayon. Tama na thinking ng isang tao yun. Kasi, naghahanap ka ng level up sa sarili mo para maiba yung pamumuhay mo. Example, dati kang tricycle driver. Namasada ka ng ilang taon. Parang nanawa ka. Humanap ka ng level up. Nagtry ka ng ibang negosyo. Nagsawa ka na naman. Nagtry ka na naman ng iba. So hanggat makuha mo yung talagang pinakagusto mo, yun ang tinatawag na level up sa sarili. Na mahanap mo yung kita na sapat na sa inyong pamilya. Tapos maaring may sobra para makapag-share ka sa iba. Yun ang ibig sabihin ng kaibigan ko. So, ayun. Ano pa bang gusto mong level up? Marami.
lalo tayo ngayon, maraming din natin na nararamdaman sa sarili natin na nagkakaedad na. Nagkakaedad na. Na parang gusto mo mag-higher. Hindi ibig sabihin maging mataas ka agad. Na ibig sabihin nakatungtong ka na sa kalabaw, kaya pakiramdam mo, eh, kalabaw ka na rin. Hindi mo naisip, nakatungtong ka lang dun. Yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin niya, mga kaibigan, ah, may bibili. Ano kaibigan? Nais ko lang nang ikan eh. Iparating din sa mga taong na katulad ko din ng harap. Habang katagalan ni napapagod sa isang gawain, naghahanap din din ng magiging level up. Yun ang aking ibig sabihin. Pero ang ibig ko rin sabihin, ibig sabihin na ang isang tao kapag ikaw yung naka-level up na, nakatungtong ka sa isang tabi nga, sa ikang kalabaw, ay pakiramdam mo ay isang na rin kalabaw. Pero hindi mo naisip, nakatungtong ka lang doon. Inuulit mo, hindi mo may mapaliwanag yan. Ako magpapaliwanag. Paliwanag mo nga. Mukhang marami na akong katikati sa uban na... Yung ibig sabihin niya, mga tinkawayan, kung porke nakatungtong ka na sa ganun, o naabot mo na yung kaunting bagay na umangat na yung pamumuhay mo, nakatikim ka ng sagana sa buhay, eh mag-iiba na yung sarili mong pag-uugali. Mag-iiba ka na doon sa paligid mo. Ibig sabihin, kung hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan mo, hindi ka makakarating sa paroroonan. Ayun, yun ang ibig sabihin ni Sir. Sir, salamat. Yun ang ibig sabihin niya, kung hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan mo, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. In short, low profile lang tayo para lalo tayong pagpalain. Okay ba yun? Okay, okay. Ito yung sukli. Dos. Ay, kulang ng dos yung bumili. So mukhang mahaba-haba na usapan natin ah. Wala tayong activities. Mamaya mga... Plano ko kasing umalis, punta na Santa Maria. Kaya lang, wala naman mababantay dito sa tindahan. Kung isasara ko naman, sayang naman yung araw. May parang tayo dyan. Mm. Wala ka. Mm. Tapos, nandun ka sa Santa Maria, mm, para maging kampante ka, makikita mo. Mm. Naglagay ka ng tinatawag na... CCTV? Hindi! Ano? Yung kalati ng katawan mo. Ah! Kaliiwan mo. Ayun na, magahang na, malapit na. Nahuhuli na. Di, ang ibig sabihin niya ay gumamit ako ng kabibunsin technique or transformation ng sa karton. Yung isa kong katawan, nilalagay ko doon, yung isa nandito. Yun ang ibig sabihin niya. Yan, uputol na.